magsha-shoulder po ng gastos. MTCP. Patuloy lang tayo magdasal. Matatapos din lahat 'to. Yun lang ang paraan para manalo tayo sa laban na 'to. Mag-sanitize ka bago ka makipaghalubilo sa mga family members mo. Oh, shout out sa shop ng Ideali. Sabi ko. Back to Papa, bait ka, naka-video. Nagpa-renew. Quick interview lang. Nagpa-renew. Sa sa'yo dumating dito? 6. Dito na. Yung umabot ng 4 hours. Welcome back everybody to another video. So, meron kasi akong kutsat, OFW. Nakita niyo yung video natin sa Facebook about MECQ guidelines at saka yung sa Buhay Dubai. Nag-ask siya ng question. Baka pwede daw gumawa ng video regarding sa anong i-expect ng mga OFW uuwi ng abroad going back to Manila. So, yan ang magiging topic natin for today. Okay? So, basahin natin ang message ni Ariel Mina Sagay Galuga. Siya yung nag-message sa atin about dun sa anong i-expect ng mga OFW pag dumating ng Manila. Okay, so tingnan natin kung ano question niya. Sir, can you do some information also about po sa mga uuwi galing abroad po? Uuwi po ako for an emergency. What do I expect po? Uuwi po ako sa Ilocos Province. Manggagaling po ako ng Hong Kong. Any info about it po? About sa anong mga gagawin from the day na makalapag ang eroplano po quarantine to any transport na maghahatid po sa amin sa province if there is. Thank you po. Actually, tatlo yung questions niya. At napakaganda ng questions niya kasi napaka-timely. At yan ang sasagutin natin, okay? So basahin po natin yung first question niya. Mga kailangan na malaman na information sa mga uuwi galing abroad. That includes the question about what's the procedure for COVID-19 testing for OFWs. Anyway, ilalagay ko po yung reference na mga ginamit ko as basis for this discussion sa baba ng description para makita niyo din po kung ano yung mga ilang yung kumpletong detalye ng lahat. Okay? So, ang sagot po dun sa first question niya is what's the procedure for COVID-19 testing of OFWs? Upon arrival in Manila's Ninoy Aquino International Airport, repatriates undergo the following: automatic thermal scanning, RT-PCR testing. Ito po yung PCR, ito po yung polymerase chain reaction testing na ginagawa. Pero yung detalye niyan, it's about biochemistry. I-google niyo na lang, okay? Transported to designated hotels for quarantine. So yun po yung mga procedures na dapat malaman ng ating mga OFWs about sa COVID testing nila. Okay, so let's proceed sa second question niya. What to expect paglapag ng Manila? So, paglapag po ng Manila, there are certain rules na dapat masunod or dapat sundin ng mga OFWs. That includes quarantine rules applied to returning overseas Filipino workers. At ang sagot dyan is ito. In general, returning OFWs are mandated to immediately undergo polymerase chain reaction testing upon landing. The following rules currently applies to for returnees. As of June 10, 2020, this will be updated with the latest developments. For now, marami akong hinanap but ito yung pinaka-latest na nakita ko pong information. Ganun kasi yung friend ko na umuwi galing abroad is sa nakwento niya, parang it's totally the same kung ano ang minimension dito sa information ng reference na to.
Okay, so going back, number one, all returning OFWs are required to spend 14 days in quarantine on arrival in the country. Babalikan ko po yan, ha. They can choose to stay either at government-owned facilities on passenger ships or in hotels accredited by the Bureau of Quarantine in Metro Manila, the National Capital Region. Number three, to free up room for those to set return and unclog quarantines center, Swamp Defense Secretary Delphine Lorenzana, working with the maritime industry and other agencies, said they allow the quick release and return to home provinces of OFW testing negative for COVID-19. All returning OFWs are also required to spend 14 days in quarantine on arrival in the country. Ito, yung sa number one, based po dun sa kaibigan ko na mismong bago lang, August 5 lang siya dumating from abroad, going back to Manila, OFW din siya. Ang procedure po ngayon is pagdadalhin po kayo sa quarantine facility, di ba? Tapos pagdating nyo doon, mag-iintay po kayo ng quarantine or ng result. As soon as makuha nyo yung result, pwede na po kayong umuwi. Hindi na po ata mag-iintay pa ng 14 days. Kasi yung friend ko, dumating siya sa quarantine facility ng August 5, umuwi siya ng August 11. August 11, yun yung time na nakuha niya yung result. I think nakuha niya August 10. Tapos nag-set po ng transportation appointment. Then August 11 po siya nakauwi. Then let me clear that yung friend ko po, kaya po siya nakauwi within 5 days. And within the span of 5 days kasi makakauwi ka lang pag negative ang test result mo. Okay? Hindi basta pag nakuha mo yung result mo, kung positive ka, sa susunod na procedure ka, which is another topic. Ito pong topic natin is all about sa mga OFWs, kung ano dapat nilang i-expect pagdating nila ng Manila until sa quarantine facility. Okay. In addition po dun sa test result, pag uwi nyo po ng bahay, as part of the protocol ng DOH, doon nyo po itutuloy ang home quarantine ng 14 days. Kasi possible po na nung nag-test kayo is negative. E paano po kung along the way, pauwi nyo ng bahay, na-infect kayo? Wag naman sana, or may nakahawa sa inyo, tapos hindi kayo nag-take ng extra measures na home quarantine ng 14 days. Dumiretso kayo, nakipaghalo-bilo kayo sa family members, tapos yun pala, infected na pala kayo. Ang buong akala nyo, negative kayo. Tapos nakuha nyo pala yun nung papunta kayo sa bahay o nung pauwi kayo sa bahay. So just to make sure, mag-take po kayo ng extra measure, mag-home quarantine kayo ng 14 days. Total, nandyan naman na kayo sa bahay. Mag-take po kayo ng extra measure, mag-home quarantine po kayo ng 14 days and then saka kayo makipaghalo-bilo sa family members. That is for everyone's safety, lalo na sa family nyo po. So proceed na po tayo doon sa third question niya. Yung third question niya is, may maghahatid po ba sa amin from the quarantine facility going to our province? Naghahanap po ako ng exact article na nagsasabing ihahatid ng mga OFWs coming from their quarantine facility going to their province. Kaya lang wala po akong makita for now. Pero pag nakakita po ako, ilalagay ko po sa baba ng description para makatulong din po sa inyo. However, ang meron akong isang magiging basis lang dito is yung friend ko na nakauwi lang recently coming from abroad, going back to Manila. He is also an OFW. Kaya lang, hindi siya umuwi ng province. Umuwi kasi Metro Manila lang siya. So, ang ginawa sa kanya from quarantine facility going to PTEX. Then from PTEX, dun siya sumakay going to his place. So before we end, meron lang po akong idadagdag na additional information dun. Napakahalaga nito kasi this is about the cost, kung sino ang magsho-shoulder ng gastos sa quarantine facility. Okay? So babasahin ko po para klaro sa lahat. Who will shoulder the cost of accommodation at approved quarantine facilities?
Arriving international passengers in the Philippines are informed that shouldering the cost of accommodation at approved quarantine facilities will be as follows according to government guidelines. For returning overseas Filipino workers, OFWs, the cost of quarantine accommodation shall be shouldered by the Overseas Workers Welfare Administration. Yun yung tinatawag nating OWA dito sa Philippines. For land-based OFWs and by the local manning agencies and or Maritime Industries Authority for sea-based OFWs. So, in short, ang magsa-shoulder po ng gastos sa quarantine facility is ang government. Okay? Hindi ko na lang po alam dun sa mga excess na gagastusin, pero ang alam ko po, based din po dun sa friend ko na minention ko kanina, nakaka-uwi lang, sila po, ang government po ang gumastos sa food niya dun. Pero yung mga in-order niya, syempre, sa kanya yun. Yung mga, kasi minsan mo order siya ng food sa labas, sabi niya nga, nag-order din siya sa food sa labas, so siya nagsusolder nun. Tapos, for non-OFWs, including overseas Filipinos returning home, they can choose from among the approved quarantine facilities at their own cost. So, yung mga babalik na mga Pinoy na kailangan mag-undergo ng quarantine, tapos pwede sila mamili ng quarantine facility nila kung saan sila gusto magstay, pero at their own cost. Ang isa-shoulder lang po ay yung mga OFW. So good news po para sa lahat ng mga gagamit ng PAL pabalik ng Manila. Kasi may nakita akong article sa official website nila. This is regarding arrival guide for OFW passengers landing in Manila. Napakaganda kasi sobrang napakadetalyado. Nilagay nila lahat ng procedures dyan para walang ma-miss at less hassle sa lahat ng mga PAL passengers. Ilalagay ko po ang reference na yan dito sa description sa baba. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Sana may natutunan kayo sa video na to at sana nakatulong to sa lahat na may mga pamilya, kaibigan at relatives na mga OFW na babalik ng Manila para less hassle sa kanila, hindi na sila ma-stress, hindi na madagdagan ang stress nila. Okay? At again, kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to hit the subscribe button para lagi kang updated sa mga videos namin. Okay? Bye and have a great day, everyone!